panibagong araw, panibagong paglalakbay, at panibagong araw para sa mahabang paglalakad. Tuloy po kayo sa aking YouTube channel. Ito ang Buhay Bundok Serye. At para sa araw na to, mga katapa, pangalawang araw na po, wala na po tayong makain. Kaya hahalugugin po natin ang masukal na kagubatan ng bulyas upang maghanap ng maraming pagkain doon. Samahan niyo po ako para sa isang masayang araw na ito. Nandito na kami sa kalagitnaan ng masukal na kagubatan. Tabi-tabi po. At parang may naririnig kaming agos ng tubig. Ay, napel bird. Ha? Dahil hindi na namin alam kung saan kayong papunta. Ha? Nangiyak ka. Yan, naliligaw na nga kami. Ayun na nga, naligaw kami. So, babalik na naman. Wala yung tour guide ko eh. Yung tour guide, ito yung tour guide na hindi alam yung dadaanan eh. Pagkasiyuran yan? Ay, may nukay. Pahinga na pa. Pahinga muna kami, mga katapa. Mabuti na lang may nasalubong namin si Kuya. At itinuro yung pupuntahan namin kubo. Tamang daan. Yung tamang daan. Siya yung umahawak ng tamang daan. Shout out sa iyo, Kuya. Maraming salamat. Para saan yung hook eh? Nag? Ahat ng ginto. Oh? So maraming ginto dito. Ay, di ba yung ano yung mga palatandaan niyan yung may mga ano? Kasi may malaking bato dito. Siguro yung mga katutubo nagbabaka sakali na may ginto. Ayun, mga katapa. After 10 years na paglalakad, nahanap din namin yung kubo na sinasabi ni Philbert. Ito may mga taniman sila dito, ano eh. Mais. Napakalawak ng taniman nila ng mais. Tingnan niyo. At ito na yung kubo. Ayan, mga katapa, tagaktak na po yung pawis natin. So nandito na po kami sa bahay ng sa bahay ng isang katutubo dito. So, malapit na ata tayo sa bulyas. Kasi sinasabi. Magkakape daw muna kami dito. Sakto kasi may dala kami ano, tinapay at saka kape. So manghihingi na lang kami ng mainit na tubig. Ay, ito. Paano ba maano? Paano ba masasabi na pwede nang kunin? Ito okay na. Yeah, sige, sige, kuya. Ay, kuya, samahan mo ako dito. Ako sige, kuya. Ano pangalan niya? Ano nga na? Ang alam no? Nexon. Ay, si Kuya Nexon ito, si Kuya Nexon. Yung kaibigan natin yan. Dito sa ano, sa si Kuya Nexon yung ano, magtuturo sa akin yung ano. Kung ano ba yung pwede nang kunin na mais. Ay,
kailangan ng akin kung may laman na wala ko. So ito meron pero maliit lang daw, tapak mo dito. Ito. Yan. Ay ito, malaki. Bert, huwag mong pupukulis yung ulo ha. Yan ang dalawa na tayo. At tatlo. Tatlong mais. Pampapawi ng ano, ng gutom. Ito meron. Tatlo. Isa na lang. Isa na lang para limang. Ayan sa mga katapan, nasa kalagitnaan po tayo ng maisa nila kuya. At binigyan po tayo ng limang mais. Pwede, ani. Okay na ito, lima. Ayan, maraming tito ko muna kuya, pakita ko muna. Ayan, maraming salamat kay Kuya Nixon at binigyan po tayo ng limang mais dito sa kanilang maisan. Salamat kuya. Ayan mga katapa, kukuha po tayo ng dahon ng sali para sa ano, salo-salo namin mga. Kasi babalitan ko yung ano, yung mais, so kailangan ng dahon ng sali. Dalawa. Dalawahin mo. Okay na ito, dalawa. Ayan, so dalawang ano, sali. Sali, dahon ng sali. Let's go! Unang stopover po dito kay La Kuya at kakain muna kami kasi alas 12 na ng tanghali. Tara kain po tayo, meron po tayong inihaw na mais at saka pansit canton at saka tinapay dito. Happy lunch time mga katapa, kain muna tayo. Mm-hmm.
Ito, pababa na eh. Ito, sakit-sakit na lang pa ako. Teka lang! Uwi ka agad tayo. Uwi ka agad. Parang may bakod doon. So, may nakapira ka dito. Iba to. Dito sa kabila doon kanina. Ito, papunta ng mga to. Papuntang walang hanggan. Ay, ito mga katapa, may nakita tayong isa. Hinog na hinog, tingnan nyo. Oh, pwede pa. Matigas eh. Ito oh. Ayun, ayun dun. Meron pa. Meron pa isa. Ayan. So, punta tayo dun sa ano. May nakita pa ako dung hinog. Isa. Ito, may pangalawang pinya tayo nakita dito. Kaso, maliit. Hinog na to. Yan, dalawang pinya. Tapos, ikot-ikot pa tayo. Ayun, meron doon. Apa, dalawa. Tagalan. Tatanggalin to, di ba? Atras ka, baby. Tanggalin to. Oh. One pineapple. Sus. Sige lang. Ah, matinik. Ah. Ayan, so nakakalawa na po tayo ng pineapple. Ay, pinya. Tapos, meron pa doon nakita natin. Meron dalawa doon. Okay. Ayan, so napakatirik po ng lugar na to. Ayan. O, dito. Kaya konting ano, ingat lang. Kaso maliliit eh. Okay lang yan, maliit. Ayun o, apat. So mga katapa, may nakita na naman tayo. Maliit lang siya eh, pero maganda tingnan. Dalawa. So, okay. Putulin natin dito. Tapos dito pa meron pa. Ito.
Ito. Oh, umulan na. Bakit ikulan mo ang ikulan mo? Ayan, so mga katapa, naka-apat na po na maliit tayo ng pinya tsaka isang malaki. Kaso umuulan na. So kailangan natin ipasok yung mga gadget natin dito kasi baka mabasa. Tapos pauwi na rin kami kasi nakahanap na kami ng pinya. Hindi ko lang alam kung may mahanap pa kami ng prutas sa mga lugar na dadaanan namin pauwi. Ayan, so ang layo-layo ng lugar na to, ng Bulyas. Nakakapagod. Patayin mo muna yan. Nililigas yung pako. Oh, paano yan? Hey! Sandi. Ayan mga katapa. Nabutan na po kami ng malakas na ulan. Pero sa ngayon po, medyo tumili na po yung ilan. Nawawala na po kami. Hindi ko na po alam. At saka yung kasama ko na si Philbert. Hindi niya na alam yung daan pabalik. Kanina pa po kami akyat ng akyat. Yun nga, masusukal yung dinadaanan namin. At saka yung pinaka problema ko kasi naninigas na yung mga pako. Saka yung dito ko. Yung dito ko halos hindi ko na mailakad yung kanan pa ako. Ayan. So vlog pa more. May pupuntahan pa sana kaming mga yung ibang mga puno ng prutas kaso mas pinili na lang namin umuwi kasi baka maabutan pa kami ng mas malakas pa na ulan. So ito yung pinaka problema dito mga katapa. Kailangan physically fit ka eh. Kailangan ready yung buong katawan mo. Lalong-lalo kapag ganitong hindi patag yung dinadaanan mo. Halos lahat paakyat, tapos matitirik pa. Tapos may mga times pa na kailangan mong maging maingat sa mga hahawakan mo o aapakan mo. Kasi nga, hindi mo alam kung yung iba kasi matinik eh. Ayan. So once again mga katapa, nandito po tayo sa Bulyas, sa kalagitnaan ng Tagubatan, kung saan sinabi ko nga kanina, naghahanap po tayo ng makakain kasi wala na tayong makain dito. Pero hopefully mamaya mga katapa, sa pagbalik namin, sa mga dadaanan namin, hindi ko lang alam kung pwede pa kami makakuha ng video kasi may mga times na sinisecure din namin yung aming mga gadgets kasi nga sa kadahilanan po na sobrang lakas ng ulan kanina. Mabuti ngayon, medyo umiinan na. Ayan! So, pahinga muna ako. Thank you.
Tapa, nakabalik na po tayo dito sa Tuktok ng Mundo kung saan po tayo ay nagre-ready po pabalik na sa bayan. Hindi na po natin nakunan yung mga kaganapan doon sa kalagitnaan ng Kagubatan kasi nga po naabutan na po tayo ng isang malakas na ulan. So pinya lang po yung ating nakuha, may balak pa po sana tayong pumunta doon sa mga sulok-sulok, sa mga liblib kung saan makakakuha pa po tayo ng iba't ibang prutas o ng iba't ibang pagkain. Kaso nga po, dala nga po nang inabutan po tayo ng ulan ay kailangan na po nating bumalik dito sa taas. At yung pinaka-challenge po mga katapa, yung pabalik na po tayo ay medyo nawawala na po tayo sa daanan at napakahirap po yung daanan kasi matirik at tapos pataas. Yun nga po, kapag po tayo ay magpupunta sa mga ganitong adventure, sa mga kagubatan, eh, kailangan po ready po yung ano, yung katawan natin. Hindi lang po yung isip natin, bagkos yung katawan din po natin kasi yun yung magdadala kung kakayanin ba natin. Pero hindi na po ito yung pinaka first time na ginawa natin kasi back there sa aking probinsya sa Leyte ay umakyat din po tayo doon sa bundok kung saan pinuntuan po natin yung Busay Falls. Ayan mga katapa, it was a good experience for today. Ito siguro yung isa sa mga vlog ko na hindi ko makakalimutan. Ayan, so maraming salamat po mga katapa at sinamahan niyo po ako para sa isang challenging na araw na ito at naway sumabayan niyo po ang aking mga susunod na kaganapan. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para maging updated kayo sa aking mga susunod na video. Ako po si Joseph Bantula ng Dagami Leyte from Team Katapa. Proud to be Leyteño. Ha ha ha!